Kay, hindi pa tayo pwedeng, hindi pa pwedeng mamaya na. O eto nga pala si Kyle or Happy. A few minutes later. Bali ngayon, ang ginagawa ko, nagpe-prepare ako para sa aking papakain sa aking pusa na Himalayan cat. So, ito yung papakain ko sa kanya. Lulutuin ko rin mamaya. Boboid ko lang. Hindi siya ipiprito. Boboid lang. Saka, ito with kalabasa para healthy yung mga balahibo niya. Lumagulalo. Kasi, hindi siya pwede pakainin pa ng mga dry food. Kasi, yung mga ngipin pa niya, medyo bata pa kasi 2 months pa lang siya. Ito yung papakainin natin ng special nating niluluto with kalabasa. Galunggong fish. Wait lang ah. Oh, ito na siya. Oh, Himalayan cat. 2 months pa lang siya. Bali ito ang papakain natin. Papakain natin sa kanya. Ayan. What? Ayan oh, inaamoy-amoy na niya. Fish with kalabasa. Kasi hindi pa siya pwede sa dry food. Kasi masasakit yung ngipin niya kasi bata pa to. O, paano? Ilalapag ko muna. Medyo magulo siya. Naglalaro siya kasi. Ayun na guys. Magkagayat na tayo ngayon. Hirap pala magkayat nito. Dahil pagtitigas ng balat. Oh, imagine. Ang kapal ng balat. Oh. Oh, kaya ganun kahirap. Dapat matalas. Pero dapat. Ano tayo ha? Maging alert ko tayo ba tayo makahiwat o masugatan. Okay, gayet tayo. Okay, safety tayo ha. Dapat mga matanda lang gumagawa nito para hindi ko mahiwa. O paano guys, balikan mo lang mamaya pag natapos ko ng balatan. Hello guys, tapos na. Tapos na ako magbalat. Tarang! Ito, tapos na. Bali, nagagayat na ako kasi ilalagay ko na sila sa kasirola. Ano ba tawag ito? Basta, mini sa kasirola. Nandito na yung isda. Saka tubig lang. Tapos ilalagay na rin natin ito dito. Para yung katas ng isda, mag-make sure dito sa... Tama ba? Make sure. Oh, basta, yun na yun. Hahalo na dito yung lasa ng isda dito sa kalabasa. Kaya masasarap ang lasa nito dahil may halo siyang isda. Ayan, nagagaya tayo. Tapos, lalagay natin dito. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh, tingnan nyo. Ayan. Ayan. So, ito na. Isa lang natin sa saigalan. Ha? Para healthy food yung kakainin ng pusa natin. Para lumago ang kanilang balahibo at maging malinaw yung mata. So, paano guys? Balikan ko kayo pag naluto na. A few minutes later. Tara guys, tignan natin kung lumukong luto na yung niluluto natin. Ano? Ayan, halos luto na yung isda. Pero yung kalabasa medyo matigas pa. Kunting oras pa. Ito na mga katropa. Luto na yung isda saka yung kalabasa. So hindi pa dito natatapos ang ating pagpiprepare. Hihimayin natin tong isda. Tatanggalin natin tong pinakatinik sa gitna. Ang ititira lang natin yung laman. Ganyan siya kabusisi. Hindi basta papakain kasi mga ano pa yan eh, mga bata pa yung mga pusa, baka yun nga matinik, magbara sa kanilang lalamunan. Ito ang tatanggalin natin. Ayan, okay na, tatanggalin na. Ayan, tatanggalin natin oh. Ang natira, ulo. Yung mga ulo na yun, yung ipapakain natin mga matit ko natandaan ng pusa, katulad ni Natay at Saira. Ayan, or Deli, o si Happy. Kasi asawa ko makulit eh. Gusto niya pangalan, Happy.
Ikaw gusto ko, Kai. Siyempre, nasusunod pa rin yung asawa ko para tayo makalo sa kuya. Hindi nga pag-prepare. Kala nyo, ganun lang kasimple. Hindi. Yan na. Ito, parang natin sa mga kalaga ko, dalawa. Okay na. No. Ito na yung kalabasa. Pagkahalu-haluin na natin dito. Ayan. Tapos, ngayon, dudurugin natin sila. Para hindi mahirapan yung alaga ko na si Karay. Si Karay. Kiray. Ayan, ganyan. Oh. Ayan, haluin lang haluin yan. Imbis na kanin, kalabasa ang ating iaano, bakalit sa kanin. Para maging healthy. Pwede rin haluan ng kanin, pero ito muna. Pag medyo nagkakaedad na siya, kaya pwede natin haluan ng kanin. Saka yun, ito muna kalabasa. Para, ano rin, sabihin sa akin sa mga nasa beach, maganda rin kakainin kalabasa sa mga pusa para rin gumanda yung balahibo at maging healthy sila. Ayan. Papalamigin lang natin to para pwede natin ipakain sa alaga kong si Kiray. Ayan. O, paano guys? Antayin natin lumamig, pakain natin sa pusa. Tulog si Chile. O, paano? Ito na guys, katalin ko na. Ito nga pala pinipreyot ko. Sorry ah, bulol talaga eh. Itong ginawa ko, hanggang nung ko, hanggang saan lindo niya. Sige, mapakasini lang natin dito. Sige, kaya lang. Sabi siya yung nakabata sa mga alaga ko. O sa mga anak ko. Hanggang saan lindo yan. Simutin natin kasi sayang. Hindi ganun kadali mag-prepare. Simut sarap tayo. Mamaya na natin sila papakain ng pagkakilili o kaya na. Yung nagbubuto na sila. Tangayon tulog sa sila. Tayo bulog nila kung hindi natin sila. Kaya atayin natin sila mag-i-game. Tsaka antayin natin na humingi sila ng pagkain. Paano natin malalaman kung buto na sila. Nagkatabi yan ang Tatay! Buto na ako, tatay! Hindi, joke lang. Ano yun? Lalapit yan. Tapos mimiyaw-miyaw. Okay na. Ito na yung ating prepare. Galunggong fish with kalabasa. Antayin lang natin maging sila. Doon natin papakainin. Ha? Oh, paano? Kumaya na lang. A few minutes later. Come on, man. Tara guys, pakainin lang natin yung pusa. Okay, ito, nagkita na ako. Ito nga pala yung luto ko kanina, ha? Kalabasa, with... Ay, mali. Ito, with kalabasa. Ngayon, tapos yung... Tapos talagyan, ito yung kalabasa na to. Guys, ako man lang, hindi naman lang naman ang kain. Ito na. Ito para. Okay. Pinirai. Tapos? Ito naman. Okay. Kay Jerry at kay Tyra. At kay Tyra. Okay. Meron pa natin sila. Parang wala nila. Para pakainin naman sila. Bakit? Kay, kailan ka? Para pakainin kasi. Maling kakain ng dalawang pusa ko. Tara na, kain. Ay, sila o. Yun. Ito naman. Hi. Hello. Nakaligo yan. Nakaligo ko lang kanina umaga. Bueno, nilulutuan yung pagkain ko naman. Oo, pagkain naman din. Hindi mo makakita kasi para hindi mo nalulood, makakalong na tayo. Hindi mo nalulood, makakalong na tayo. Meow, 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 meow. What next now? Yun na, kumakain na sila. Kanta mo. Kaya, sarap. Ito mga healthy food. Ito, masarap sa pagkain mo. Paano guys, yun na lang ang aking i-share sa inyong sa aking pag-prepare para sa pagpapakain sa aking pusa. Healthy food with kalabasa. Okay? Okay na guys, bye. Nice.